Update tayo mga kaeksena. Nung linggo nagkaroon po nabalita ako sa inyo na magkakaroon po ng anen ng maritime joint exploration ang ating mga kaalyadong bansa kagaya ng Japan, Amerika, Australia at ano pa ba? Apat 'yun, 'di ba? Australia, Japan at ano pa ba 'yon? Australia, Japan, Amerika o tayo Pilipinas, apat. Ngayon mga kaeksena, pakita ko lang po sa inyo dito kung anong nangyari. Alam niyo kung bakit ko mabalita din to? Connect din to kasi si Vice President may sasabihin. Ewan ko lang kung ano. O ito, pakinggan niyo. 1, 2, 3, pasok! Dalawang barko ang China para manmanan ang ginaos na maritime cooperative activity ng Pilipinas. Inggitero din yung China eh, no? Gumaya rin eh. Nabalitaan lang na may joint exploration, nakiganon din sila oh. Nagpakita rin ng ganon. Ayaw patalo, di ba? Oh. Mamaya, kasunod dito yung kay BP Sara. Mabanata natin yan. Oh. Amerika, Japan at Australia sa West Philippine Sea kahapon. Oh. Hindi rin sila nagpatalo dahil sinabayan nila yan ng sariling combat patrol exercise. Nasa front line ng balita. Sabi ko sa inyo, ugali ng mga Chinese talaga. Hindi naman din natin nilalat. May iba namang mabait na may lahing Pinoy na. Pero yung iba, hindi talaga magpapalamang, hindi magpapatalo yan. Tsaka German, iba? O, Nosferatu yung kasama. O, tuloy natin. Yan si Brian Castillo. Mula sa dagat hanggang sa himpapawid, magkasamang nagsanay ang mga barkong pandigma at ilang air asset ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia sa idinaos silang Multilateral Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea nitong weekend. Nakiisa sa aktibidad ang missile frigate na BRP Antonio Luna at patrol ship na BRP Valentin Diaz ng Philippine Navy, kasama ang USS Mobile ng US Navy, HMAS Waramunga ng Australian Navy at ang JS Akebono ng Japan. Sinubok nila ang kakayahan ng apat na bansang di kasama yung Germany, Nosferatu. Magkatuwang na tumugon sa anumang sitwasyon sa dagat. Gaya ng koordinasyon sa pagmaniobra ng mga barko sakaling may sumiklab na gulo. Pati ang pag-detect ng submarine sa dagat gamit ang anti-submarine helicopter ng Philippine Navy. Yung anti-submarine na warfare drill is actually just sensing kung may mga presence na mga underwater... Si Mick Subiri yung naka-uniform din. Si Mick Subiri yun ano? Ginagawa mo dyan? Hoy! Ginagawa ni... Diba? Vessels, no? May mga sensors tayo. This exercise... Bakit nakaganon yun? Also showed how to demonstrate professional interactions between our forces and to strengthen our interoperability. Sa gitna naman ng maritime exercises, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na minanmanan sila ng dalawang barko ng China. Ito ang PLA Navy 792 na spy ship at destroyer ship na PLA Navy 162. Mga 6 nautical miles away, no? Medyo malayo rin yung distansya nila. Hindi naman sila, hindi katulad ng mga RORE operations natin na talagang dumidikit sila, no? Halos banggain pa yung mga ships natin. Wala naman pong ginawa itong mga Navy ships na ito para i-block or hadlangan yung ginagawa nating mga exercises. Show of force man kung tignan, nalino ng AFP na show of unity lang ang pagsasanay ng mga barko. Wala raw silang intensyong buyuin ng China. Pati si Pangulong Bongbong Marcos, iginiit na ayaw natin ang gulo. Sasabihin na naman ng mga DD shit vlogger na naman dyan. Sila, alam nyo, totoo naman eh, sila lang naman mga bata ni Digong, yung mga nagpapalabas na may kipagyera na, lalo na si Maharlika. Yun ang kanilang ano eh, script. Bago yung pulboron uli, yung gera-gera muna. Dahil prioridad pa rin daw ng Pilipinas ang pakikipagdialogo. Huwag na natin masyadong papainitin pa. Pag-usap tayo na mabuti para walang banggaan, walang cannon, walang water cannon. Hindi na mabalik sa ganun. Sa kabila nito, hindi naman nagpatalo ang China. Sinabayan din nila
ng sariling combat patrol exercise sa South China Sea ang ginawa ng Pilipinas. Sabay pa sa ring na kontrolado pa rin daw nila ang sitwasyon sa rehiyon. Hayop talaga itong mga ito eh, no? Dito pa lang makikita mo na yung ano eh, yung galawan ng China, 'di ba? Oh. So meron na talaga silang pag-angkin eh. Ayaw talaga na magpatalo. 'Di ba, DJ Byron? Oh. Tuloy natin. All military activities disrupting the South China Sea situation and creating bases are under control. Pati na mga aktibidad na gumagambala umano rito. Ang National Security Council naman nagtatakatuloy kung bakit ganito ang nagreaksyon ng China. Kumbaga sa pag ikaw ay nagbigay ng statement, may tinamaan. Alam mo kung sino, alam mong ano, tawag dito. Sa madaling salita, tinamaan sila rito sa pool. Kung ginawa natin yung ating maritime patrol or yung ating MCA outside of our EEC, no? Mm-hmm. Or lumapit-lapit tayo sa mainland China or sa loob ng EEC ng China, pwede nilang sabihin they're messing up the situation, that we are messing up the situation. Pero given na nandito lang naman tayo sa teritoryo natin, hindi namin maintindihan kung saan nang gagaling yung ganong klaseng reaksyon. Tanong nyo kay Harry Roque. Sa hiwalay na pahayag naman, iganate din ang Australia na makabuluhan ng idinaos na maritime exercise. Dahil na ipapakita at napapanatili nito ang kapayapaan sa rehiyon. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. At ngayon, iduktong natin kasi merong interview yung Vice President Di Umano. Ayaw mo sabihin Vice President mo? Sige na nga, wala tayong magagawa. Siya na yung Vice President naman talaga eh. Okay? Dahil naagkaroon ng ambush interview si Vice No Comment. What the fuck? Si Sara Duterte about dito sa nangyayari sa West Philippine Sea na ambush interview. Ewan ko lang kung sumagot. Ito, pakinggan natin mga kaeksena, sino comment. Pasok! Nagpaliwanag si Vice President Sara Duterte kung bakit tikom siya sa issue ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Okay. No comments, I think comprehensive na yung statement ni Congressman Tao. Oh, itong si ano, si Vice President ano, si Inday, oh. Palagian niyang ano, no comment. What? Kung hindi naman no comment, sasabihin lang niyan, syukran. What? What the fuck? Ibang-iba talaga ito sa ano, sa tatay niyang si ano, si Maudigs. Ito si Maudigs, iba talaga. Magaling magturo, pati itong si Inday, magaling sumagot, what? Halak ka. Sabi ko sa inyo, you see? anong sabi? Tinatanong siya, ma'am, ba't hindi po kayo makapag, ito yung paliwanag niya, eh, no? No comment na agad eh. Pero pagdating sa mga katarantaduan o mga... Sorry naman. Correct natin. Pagdating sa mga ibang mga komento, paalala, kagaya ng anin, ng Mahal na Araw, may komento. Sa lahat ng mga okasyon ng China, mayroong komento. Pagdating sa ating bansa at sariling anin, dyan sa ating mga kasundaluhan o mga Navy... No comment. Naloko na niya. Kadante, bakit po? Wala talaga. Walang aasahan dito kay ano? Kay Inday Sara. No comment niya. What? sa mga interesado po, meron po tayo ditong ano, pampahid po sa ano, sa gilagid po. Pag pinahid niya po sa gilagid po, matatanggal po yung mga bulok ng ngipin. Sa mga interesado po, mag-PM lang po kayo direkta sa Facebook page. Ako po si Dante Maravillas. Maraming masalamat po. God bless. Bye-bye. Joke lang yun. Tuloy. Bakit ba? Kababayan ko yun. Di magagalit yun. Sige, Dante, kababayan ko yun. Tuloy natin. Duterte about me and the West Philippines. Ito lang problema sa iyo, Vice President Sara.
Kaya kainingan ng komento pagdating dyan sa West Philippine Sea, unang-una sa lahat, ikaw ang sumusunod sa may pinakamataas na posisyon sa ating bansa. At kapag ang ganong klaseng tao ay nagbigay ng suporta, lalong-lalo na sa ating mga men and women in uniform, hindi kagaya ni Tulpo, sasabihan pa ng duwag ka, sir, duwag ka. Mamasboy ka, baka pag may barila, magtakbo ka lang dyan, iwala mo yung makasama mo. Ayun. Nagigets nyo? Diba? Kaya kailangan ka magsalita para iba kasi ang pakiramdam ng mga sundalo natin, mga kapulisan natin, mga ano natin, kung sino man dyan, kapag sila mismo ay binibigyan ng alin, ng pagkilala, ng pagbibigay ng papuri, at hindi naman namin hinihingi sa'yo na awayin mo yung China. Malaman namin kung anong stand mo pagdating dyan sa nangyayari sa West Philippine Sea. Puro ka China, puro ka China eh. Diba? Ang bilis-bilis mo eh, nag-Wang Xing Lao, Xing Ying, Fong Li, Fong Lai, Ali, Fong Gus, Tung Mi, La Fon, Xing Hoi, Xin Wang Xi. Xing Ren, Yang Gu, Xi Mal, Tik Loi, Fong Lai, Qing Qin Ming Si. Halakka. Chiriri Kuang Kuai La, Abu Chikek. Yek, yek, yehek. Halakka. Diba? Oh, diyan ka magaling. Pero pagdating sa ibang bagay, ano, nga. No comment, syukuran. Nak ng kubeto. Kala nyo, magaling ako mag-Mandarin. Galing akong Taiwan eh. Ni Hao, Wang Li, Pong Lai, Shok Tong, Xing Mi. Charot. Oh, ito na. Hindi, seryoso, seryoso. Alam naman po natin, mga kapatid, mga kaeksena, kung ano yung galawan ni Sara Duterte pagdating dyan sa pagbibigay ng mga mensahe sa okasyon ng China. Sabi ni DJ Byer, hindi ako nagtataka bakit gustong hawakan ni BP ang Department of Defense para siguro gagawin niya yung style ng kanyang ama na Maudix na no journalist to everything. O, malamang. Diba? Yun lang naman ang hinihingi ng taong bayan dito sa ating napakagaling na Vice President. Si Ma'am Shukran. Diba? Ba't hindi niya kaya magawa, no? O, ang tapang-tapang mo, nanununto ka pa nga ng sheriff eh, tapos hindi ka makapag-comment sa China. Kay Kibuloy, ang tapang mo rin. Ngayon, bigla kang lumalaylo na. Paghahalata kayo eh. Diba? Salamat din, GDAX, ha? O. About me and the West Philippines. Sabi niya, no comment. I think comprehensive na yung statement ni Kong Paolo Duterte about me and the West Philippine Sea. Inasa mo talaga kay Kong Paolo yung sinabi? Sino ba Vice President? Ikaw o si Kong Paolo? Itong Vice President natin, to tatalunin ka pa ni Lenny Robredo eh. What the fuck? Alam mo, okay na ako dun sa paulit-ulit kahit papaano may sinasabi. Kesa dito, no comment ng no comment, iwas pusoy. Wow. 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 Ang lupit mo, Sara. Ang tibay mo. Nagsisisi talaga ako. Pinuntahan pa kita sa Korea. Umabsent pa ako sa trabaho para lang makita ka. Pinagmamalaki pa naman kita. Tapos ganyan yung gagawin mo. Kala kong galing-galing mo. Tapang-tapang mo. Walang juwa lang here na yan. I think that question can better be answered by the Department of Foreign Affairs. Oo nga. Oo nga, nagbibigay naman ng statement yung ating Department of Foreign Affairs at Department of National Defense. Iba pa rin kapag merong pahayag at suporta yung ating Vice President sa nangyayari sa West Philippine Sea. Ang pagpapakita mo ng no comment, isa lang ang pinapakita mo sa taong bayan. Ano ho? E tila ayaw mong mapusoy,
doon sa mga alin? Sa China o sa mga Chinese. Kaloka. Sabi ni Pulong, BP daw si Sara, hindi niya trabaho mag-comment. Tanga-tanga namang comment yun. Halak ka. Hindi, sa totoo lang. Tingnan niyo yung sinabi ng Pulong, ganyan. Hindi niya daw trabaho, ang bobo. Big Daddy, parang sinuntok ng mabagal, todo ilag. Pag birthday ni Xi Jinping, magsasalita pa yan ng Chinese. Ah, malamang. Oo. Xing Lai, Fong Lai, Wang Shi, Li Ming Shi, Dao Ming Shi, What's the Lay? And yun. What the fuck? Diba? Bahala ka sa buhay mo, Sarah. Ang gulo mo. Secretary of the Department of National Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng usapin ng patuloy na pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Inulit niya ang sinabi noon ng kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte na dapat ay idirekta sa kalihim ng Department of National Defense at Foreign Affairs ang issue sa West Philippine Sea at hindi kay VP Sara na kalihim ng Department of Education. Ay naku naman, ang tanga namang ano niyan. Oh, sige. Department Secretary, what else? Ano pa ang position ni Sara Duterte? Psst, ko naman. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Puta. Halak ka. Ma'am, matanda na ako, ma'am. Wala akong sinabing ganyan, ma'am. Papatayin ako ni Marcos niyan, ma'am. You can kill me a thousand times, ma'am. Pero wala akong sinabing adik. Halak ka. Yan, diyan kayo magaling. Kasunod yan ang panawagan ng ilang grupo na dapat magbigay ng pahayag ang bise kaugnay ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Natanong din ang bise sa pangunguna niya sa SWS Presidential Survey. Napakalayo pa kasi ng 2028 para... At saka ka magsasalita pag malapit na. What the fuck? What the fuck? Nasa sa'yo naman yan kung yan ang iniisip mo eh. Di ba sabi mo, hindi mo naman iniisip yung mga yan, malayo pa? Di magbigay ka ng komento. Sa totoo lang, kahit naiinis ako kay Robredo Del paulit-ulit, eh mas okay pa yun na nagbibigay yun ng saan ng ano eh, komento eh. Diba? At least kahit pa paano, may balls. Ito, yung balls nito, ang gandun lang sa Dabaw. Kadiri. Halak ka. Oh. Presidente yan eh. Eh, vice presidente yan eh. Diba? Wala ka sa buhay mo dyan. Natin na pag-usapan siya ngayon, ang ginagawa lang natin ngayon at kailangan natin gawin lahat ay magtrabaho muna, mag-contribute tayong lahat sa nation building. Si VP Sara ang pang... Magtrabaho daw. Bad trip eh, no? Unahing pandangal sa Youthpreneur event sa Rizal High School sa Pasig ngayong araw. Ito ang partnership ng Department... Sayang, hindi ako nakapagpunta dyan. Mablog ko sana yun, tapos tanungin ko yan, no? Ma'am, no? Pag mag-vlog ako, tapos malapit lang dito, pumunta mo. Bigla akong papasok, oh. Education sa Go Negosyo para hasain ng mga kabataan bilang future entrepreneurs. Sa gitna ng napakainit na panahon at pagkakansela ng mga face-to-face classes sa mga paaralan, nilinaw niyang hindi na kailangan ng makeup classes. Hindi na, dahil ang sinuspend lang naman natin ay yung in-person classes, pero yung pag-aaral nila tumutuloy yon sa alternative delivery modes tulad ng online o modular. Ngayong matindi ang init, hindi rin daw pwedeng basta-basta ibalik sa dati ang school calendar sa susunod na pasukan. Napagkasunduan daw na sa school year 2026 to 2027 pa, ibabalik sa Marso ang pagtatapos ng klase. Hindi natin pwede i-compromise ang pahinga ng ating mga... Hoy Carmelita, grabe ka naman. Kumbaga binibigyan ko lang ng comparison to naman. Eh kasi nga, eto nga, halatang halata mo, di ba? Sabihin na nating tinatawag sila ni Robredo na lutang paulit-ulit, kahit pa paano nagsasalita. Di ba?
yung batas na yon, yung final ko na batas na yon ng awis in the Congress, yung kalimutan ko, wait lang. Kala nyo, hindi ko pa nakakalimutan mga linya ni Vice President Robredo, ah. Alam ko pa rin hanggang ngayon. Tuloy natin. Teachers and ng ating mga learners. Dahil hindi natin pwede idire-diretso ang mga klase. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.